Mana. Ayun, wala, hindi niya pwedeng pag-usapan yan. Walang kwenta yan. Hindi natin pag-usapan rin. Ayun, di ho. Sinabi niyo, naloko ako eh. Oh. Naloko ako. Eh, kaya nga ako umalis sa Katoliko kasi nalaman ko ang Katoliko eh. Na yun ang manluloko, hindi si kapatid na manalo. Ang manluloko, mga pare. Kaya nga ako, para patunayan ko sa iyo na hindi ako naloko, tinatanong kita, ano po ba kako yung unang kautosan ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Hindi po masagot eh. merong mga kumakain sa paligid namin na, sa mesa, eh medyo napapakinig. Alam niyo po, malakas ang boses ko. Kahit sa ang lugar, pagka nagsalita ako, eh talagang ang boses ko malakas. Eh medyo napapatingin sila sa amin. Kaya ang sabi ko doon, sila ang tinanong ko. Oh, yung mga nasa malapit sa amin, kayo po ba, alam nyo po ba yung ano, yung unang kautusan sa Katoliko, yung unang kautusan ng Iglesia Katolika. Nagtawanan lang yun. Ang sabi na, hindi na ano yung namin inaalam yan. Ay, hindi ho. Kasi kako, nalaman ko na yan eh. Nung ako kako, katulad ninyo na hindi nagsiyasat, hindi ko rin alam yan. Pero ngayon kako, alam ko yan eh. O, kayo pala, hindi nyo alam. Kita mo na kako, Atorne. Pati itong nasa paligid natin mga Katoliko, hindi alam eh. Katoliko sila. Ngayon kako, Iglesia ni Cristo na ako, alam ko yan. Kaya kako, isa ka ng mga abogado, kasi po, wala akong kinatatakutan. Kahit saang lugar, pagka sinungkit mong Iglesia ni Cristo, talagang makakarinig ka sa akin ng hindi kita uurungan. Yun po, abogado yun at kamag-anak. Malayo ng kamag-anak. Patay na po siya. Ang sabi ko sa kanya, eh, hindi ba tama lang na patunayan ko sa iyo na hindi ako naloko? Paano mo sasabihin ka kung naloko ako ni Manalo? Eh, nung ako'y hindi iglesia ni Cristo, hindi ko alam yan. Alam mo ba ako kung unang kautusan ng Katoliko? O kayo po, gusto nyo kakong malaman? Ito po, attorney. O kayo po, na nagsasabing pinagtatawanan nyo ako, nagpaloko ako kay Manalo. Natutuwan ko kako kay Manalo. Nang unang kautusan ng Katoliko, makinig kayo ng misa tuwing araw ng Linggo o araw ng mga Pangilin. Yan ang unang kautusan ng Katoliko. Tahimik sila eh. Tahimik sila eh. Yung iba sasagot na lang. Hindi yan niya. Kung tama yan, diyan ka. Hindi, sinasabi ko lang kako sa inyo. Hindi ako naloko. Kasi bago ka kakong tanggapin sa Iglesia ni Cristo, may doktrina, may tinuturo. Kasi yung kako ang aral ng Diyos sa Biblia, kinakailangan, aralan ka muna. Kainaralan ka, sumampalataya ka, saka ka babautismuhan. Ha? Wala pong binibinyag ang sanggol. Ayun, ganun na po yun, nagmisyon na ako doon. Pero, yan po, diniretso ko lang sa inyo kasi doon nga po sa parting naloko raw ako nung ano, yun lagi sagot ko sa mga kaibigan ko na hindi pa ako kilala, na bago ako nun sa iglesia, nasa nagpapuloko kima. Yan ang laging tanong ko sa kanila eh. Kahit saan ako pumunta, basta kaibigan ko, Katoliko, sasabihin sa akin yan. Itatanong ko kaagad yan eh. Tatanong ko kaagad yan. Ano bang unang kautusan ng Katoliko? Hindi mo alam. O ay ako, alam ko eh. Nung ako Katoliko, hindi ko rin alam yan eh. Kaya masama po kako na magbibintang kayo na lumalabas kako, eh kayo ang naluloko. Niloloko kayo kako ng mga pare. Ganyan po ako. Pagka bumumilta, masasaktan ka. Pero ganun lang po yon. Isa pong paraan, kailangan talaga para yung sakit, maalis, upirahin mo, masakit yan eh. Pagkakatotohanan, yung sakit, di ba? Pagka inupira mo, masakit eh, di ba? Pero pagka naalis na yung sakit mo, alimbawa may ulcer ka, naalis na, ay maginhawa na. Ganun lang po yon. Ngayon, balikan po natin yung paano ako lubusang nag-iglesia ni Cristo. Paano ko natuklasan ang iglesia ni Cristo? Ano po? Ako po inimbitahan ng aking kaibigan. Ano po? Si Antonio Onrobia. Tony, kung nakikinig ka ngayon, at buhay ka pa, kumusta ka? Ah, ayan. Siyempre po, kaedad ko yun eh. Eh, karamihan pong kaedad ko,
Yung iba wala na eh. Patay na, iilan na lang yung na nakikita ko mga kaibigan ko noon katimporanyo ko ngayon na buhay pa. Halimbawa si Gumersiendo Portem. Yan po, kasama-sama ko yan nung binata ako. Binata rin yan. Kasama-sama ko yan sa mga pangliligaw. Ganun po. Kasi buhay pa po yan. Oh. Kung nakikinig ka, Gomer, ha, at mapanood mo ito, kumusta ka? Ayun. Yung si Tony naman, Onrubia, eh, kung buhay ka pa, Tony, eh, kumusta ka? Ha? Sa Facebook, pwede tayong mag-usap. Ha? Sa Messenger, ha? Ayan. Yan po ang naging daan ko kung bakit natuklasan ko Iglesia ni Cristo. Ha? Inimbitahan po ako nila. Ang girlfriend niya po, isa pong Iglesia ni Cristo. Girlfriend niya po, yung nililigawan niya. Eh ngayon, kaya inanyayaan siyang makinig ng doktrina. Kaya abang nakikinig sila ng doktrina, eh ako naman naimbitahan. At mayroon naman silang mga, alam niyo, mga dalaga at binata, pagka mayroong doktrina, nagpapasigla sila sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, naging kaibigan ko sila. At ang bala ko talaga noon, eh kung bakit nakinig ako, para mangligaw din ako. Mangligaw din ako. At yun ngang pinsan ng nung girlfriend ng ni Tony, yun ngang bala kong ligawan. At ngayon nga, ay niligawan ko ngayon. At ngayon, yan ang asawa ko. Ayan. Naikukwento ko na po sa inyo yan. Pero hindi po ako nag-iglesia dahil sa asawa ko. Kasi yung iba, ganun din ang ano eh. Dahilan niya sa asawa mo, kaya nag-iglesia ka. Hindi po yan. Hindi po yan. Eh, ang totoo po, yung asawa ko, eh, handog yun sa iglesia. Pero alam nyo naman, mga handog, minsan parang kinagisnan lang nila na parang katoliko din. Nasusunod lang sa gusto, pero hindi masyadong kabisado. Bagamat sumasampalataya, pero hindi masyadong kabisado doktrina. Lalo na po dun sa mga hula tungkol po sa kahalalan ni kapatid na Felix. Yung mga hula, eh, ang totoo po, nung ako'y bautismo sa Iglesia ni Cristo, saka lubos ang naunawaan ng misis ko, yung mga hula tungkol sa kahalalan. Kasi yan po talaga pinagsunugan kong kilay. Na pagkabautismo sa akin, wala akong tigil. Wala akong tigil sa pag-aaral, pagbili ng mga referensya. Kaya palalim ng palalim ng palalim ang pagka-Iglesia ni Cristo ko. Ganun po yun. Lalo na po yung mga bago ngayon sa Iglesia ni Cristo, kung kayo'y nanonood sa akin, magsumamba lang po kayo ng sumamba, magdalo ng mga pamamahayag, lalalim pong lalalim kung bakit kayo Iglesia ni Cristo, kung bakit anong halaga ng Iglesia ni Cristo. Ako po ay matyaga ako kasi sanay po ako noon sa mga kalayawan, wala akong hilig sa rin. Pero nung ako po'y magbasa na ng Biblia, nabago po ang lahat ng ugali ko. Kasi nagkaroon po ako ng takot sa Diyos. Nung dinodoktrinahan po ako, nung nakikinig po ako, yung una pong doktrina sa akin, sumasabay ko nakikinig, eh sa Pasig po yon, sa Pasig. Ang trabaho ko po nasa Maynila. Pero paglabas ko po ng trabaho, eh pumupunta na ako po doon sa Pasig. Kasi bala ko nga po mangligaw eh. Hindi po ang bala ko, alamin ko yung Iglesia ni Cristo. Hindi po ang bala ko mangligaw. Kaya, kasi ang ugali ko po, yung aking mga ginagawa lagi, pag galing ko sa trabaho, i-standby na po ako sa Avenida Rizal, dun po sa MM. Yan pong Avenida Rizal noon, lalo na po yung kanto ng Ascaraga noon yan eh, recto ngayon, Ascaraga. Eh, napakaganda po niyan. Nandiyan yung Udjun Cheter sa kanto. Napakaganda po ng Avenida. Nandiyan po lahat ang basar. Hindi, wala pang mga mall noon eh. Wala po yung train, yung ano. Wala po yan eh. Talagang maaliwalas yan. Maganda ang lugar na yung Avenida. Gusto mong mamili, gusto sa basar, nandiyan po yung mga basar ang tawag. Ang mga sinihan dyan, yung Dalisay, yung Avenue, Universal Theater, eh wala na po yan. Pero noon, yan ang mga pagka dadaan ka lang sa sinihan. Naku, yung lamig, lumalabas yun. Madadama mo.
Saka napakaganda po dyan sa Avenida Rizal. Yan po ang tambayan ko noon. Pagaling ko sa trabaho, magkikita-kita na kami ng mga barkada ko pong inchik. Na mga estudyante po yon, pero wala pong ginawa yon. Magtatambay dyan sa naging barkada ko po yon. Marami akong barkadang mga inchik na kasi po nagkakakilala kami dyan sa Avenida Rizal. Nag-i-standby kami dyan sa yung MM, yung Alex o The Fountain, meron dyan yung Luisa Insans. Yan po yung mga restaurant niya na may mga kumakanta, may combo. Yan ang uso noon eh. Yan ang uso noon. Yan po ang pinagbababaran ko nung hindi pa po ako Iglesia ni Cristo. Ngayon, paglabas ko sa trabaho, nandyan na po ako. Kasi po, ang isa pa po, yung mga insik na barkada ko, eh, kilala yung may-ari nung Alexo da Fountain, yung MM, saka mayroon pang iba dyan yung sa may Odeon Theater noon. May mga waitress din doon na magaganda waitress. Mga nakapula noon. Yan ang, yung mga restaurant na yun, apat ang restaurant po noon na pag-aari, nakilala nung mga barkada ko. Eh, kinumbinsin namin na ako magpa-imprinta ng resibo nila sa restaurant. Kasi sa imprinta nga ako. Ha? Eh, nakumbinsin namin, eh, pinagbigyan na ako nga magpa-imprinta ng resibo. Nagustuhan naman yung hindi na, hindi, ibig sabihin, hindi na atraso yung resibo pag kailangan, pina-imprinta ko kaagad. Ayun. Kaya, sa halip na mayroon na akong kita sa pagtatrabaho ko, mayroon akong kinikita na bukod sa trabaho ko, mayroon akong mga sideline. Yung aganyan ba? Kaya, nagkakaroon ako ng panggastos doon sa pagtatambay ko sa kasama ko yung mga kaibigan kong inchik. Ayan po. At saka, dahil po sa madalas ako dyan sa Avenida Rizal, alam mo po nyo dyan yung Alexo da Ponte. Dyan po nabaril yung kapatid ni Isbergil, yung anak ni Cesar Ramirez. Nabaril po dyan. Marami pa pong mga kwento dyan. Ngayon, yung mga bouncer dyan, yung mga pulis po ng Maynila, mga pulis Maynila na mga sila, yung iba nasa Warren Section. Yun, mga wala na ngayon yun. Sila Velasco, mga sila Bailey, ayan. Mga naging kaibigan ko na po yung mga pulis na yan kasi pwede po akong mag-sign lang eh. Sasign lang akong ano, pwede na kaming mag-inom, pwede kaming kumain. Utang lang, sasign lang, pwede na. Aawasin na lang doon sa resibo. Kaya, nabarkada ko po, pati yung mga pulis na, mayroon silang tinatawag na, ang tawag ko dyan eh, protection racket. Sideline ng mga pulis yun eh. Ngayon, wala na yun. Sila noon, sila ang pagka, wala ng pagkagabi, nakababa dyan sa mga bar, dyan sa Avenida Rizal. Sila yung mga bouncer. Sila yung mga nagpuprita pagka manggugulo ka, sila yung nandun. Kaya kung tawagin ko yan, protection racket. Yun ang medyo sideline ng mga pulis noon. Ay ngayon, wala na yan eh. Ano? Kaya naging barkada ko yung mga. Kaya naging madalas po ako dyan sa Avenida Rizal na ganun ang ginagawa ko. Kung minsan po, hindi ako umuwi ng bahay, natutulog po ako sa Avenue Hotel kasi mayroon din ako mga barkada. Na nalaman ko sa bandang huli, mga sindikato pala yun eh. Eh, iniwasan ko na po yun nung mag-iglesia ni Cristo na ako. Minsan eh, nasa Avenue Hotel ako, mayroon hotel yun dyan sa, ano, at Avenue Hotel yun. Minsan may kwarto kami ron, doon ako natutulog. Minsan umuwi ako sa amin, umaga na. Ano po, ayan. Ngayon po, ganito po yun. Kinuwento ko lang po sa inyo yan. Pero nung ako yun, maimbitahan na ng makinig nga sa doktrina ay kung gusto kong manligaw, eh, ang layo po ng Pasig eh. Ang layo ng Pasig. Tuwing bago ako magtambay sa Avenida Rizal, pupunta muna ako roon sa doktrina, alas 5, diretso na ako doon, kikinig ako. At na ako naman po ay nawili kasi nanibago po ako sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, yung mga dalaga, yung mga teenager, nanibago po ako sa kanila, yung mga ugali nila sa kung nakikipag-usap. Kasi ibang-iba po doon sa mga kakilala ko na mga hostess,
mga waitress, tsaka yung iba, mga hostess sa Caloocan, ha, sa cabaret. Ibang-iba po kasi yung po ang naging buhay ko noon eh. Ha? Pagka alas 12 na po, madaling araw na, pagkatapos na magtambay kami dyan sa Avenida Rizal, pupunta kaming Caloocan. O di kaya sa Dewey Boulevard, dyan po, Rojas Boulevard ngayon, Dewey Boulevard. Noon yan. At nandyan po lahat yung mga nightclub. Dito po sa Lauton, yung Pasadena, pagkadating po sa Nautilus, marami po. Bayside, yun ang mga pangalan ng mga nightclub dyan. Na dyan po ako nakababad, dyan ako lagi. At nagkaroon din ako ng girlfriend dyan sa Bayside. To hostess din po yun. Ngayon, nandibago ako dito sa mga dalagang kaibigan ko na nakikinig ako ng iglesia. Nandibago ako. Kaya para bang na-challenge ako na gusto ko talaga makakasama sila. Dahil kung minsan, halimbawa, sweldo ko Sabado, aanyayaan ko po sila. Tayo na, lumabas tayo, kumain man lang. Alam mo, sagot sa akin, mayroon na niya kaming ensayo eh. Lagi pong ganun. Ha? Kasi mga awit sila eh. Yung misis ko po, eh, ngayon eh, mga awit noon yan. Ha? Batang-bata po yan, nung kakilala ko, 18 years old. Ha? Pagka inaaya ko silang, kumain man lang, o siyempre, ilalabas mo sila. Parang ma-edate mo sila. Eh, ayaw. Hindi po ako, hindi po pumapayag sa akin. Ang laking sagot nila eh, mag-iinsayoan niya kami. Kaya ang sabi ko, eh, sa loob-loob ko eh, ano bang kaligayahan nyo niyan? Puro na lang kayo sagot nyo. Ano ba, hindi kayo nag-outing, alam, ganyan. Hindi niya, pero hindi niya laging, ganun. Eh kasi nagtatrabaho niya kami, saka nasa kapilya kami. Kaya na-challenge ko, naninibago ako ron. Kaya paglabas ko po ng trabaho, pupunta na po ako doon. Kikinig ako. Gabi-gabi po yon. Ngayon, alam po nung pamilya ko, nung tatay ko, na ako'y nakikinig sa iglesia. Kasi kinukwento ko po yon eh. At saka yung si Tony po, nakatira lang po yan sa taas namin kasi apartment yung tinitira namin. Kami sa baba, sila sa taas. Kaya magkakuhan kami. Kaya naimbitahan niya ako, kaya mga kasama ko po yon. Kaya si Tony, gaya ng sabi ko na, girlfriend niya yung pinsan nung naging misis ko ngayon. Ha? Ngayon. Naikukwento ni Tony yon na kami nga nakikinig sa iglesia. Ayon. Di nung siguro yung 1969 pa eh, o 1969 mga November, o siguro October, November, ganun, yung mga araw na yan. Pero 1969 po yun. Nung Disyembre na po, ayun na mayroon ng tinatawag na screening. Na yung screening po, tatanungin kayo kung tungkol dun sa napakinggan ninyo, kung naunawaan ninyo, tatanungin kayo nun. Yung tatanong sa inyo, yung bakit nag-aabuloy, si Kristo ba Diyos, sino bang sugo, ano ba ang relisyon talaga ni Kristo, yan, yung mga tanong na yan. Ano? At ano ba ang kalagayan ni Kristo, siya ay ba Diyos, itatanong po yan, kung naintindihan ninyo yon. Bago kayo bautismuan, may screening na ganun, yung pagpapasalamat, ayan po, bakit nag-aabuloy, bakit nagkakaisa sa relisyon, o nagkakaisa sa pagboto, ay nasa doktrina po yan, bakit nagkakaisa, anong halaga ng pagkakaisa. Yun po, naintindihan ko po lahat yun. Nung nakikinig po ako, nauunawaan ko lahat yun. Ang hindi ko lang po nauunawaan pang masyado, na kailangan po talaga yon na ibuhay ko. Kailangan po talaga mag-iglesia ni Kristo ako. Hindi sapat na alam kong tama yon, alam kong yung doktrina, kundi pala, hindi pala sapat yung kailangan pala talaga mag-iglesia ni Kristo ako. Na hindi ko pa yung lubos ang naunawaan. Lumalim lang po ang unawa ko niya nung kami nga po yung nagkakaroon na ng pagtatalo sa bahay. Kasi ganito po yun eh. Nung pagkatapos ng screening, hindi po ako nagpabautismo. Bagamat po sa screening, kung ano man itanong sa akin ng ministro, nasasagot ko po lahat yun. Nasasagot ko po lahat yun. Sa abuloy po, wala po akong tutol dyan. Talagang, kailangan po talaga. Pagka ikaw ay
kaanim sa isang organisasyon o sa relisyon, kailangan talaga umaboloy ka. Bagamat sa Katoliko po, hindi naman ako nag-aaboloy. Pero naunawaan ko po yon na kailangan talaga tumulong ka. Yung paghahandog, yung pasalamat tuwing katapusan ng taon, naunawaan ko po yun na kailangan yon. At kaya nga nung itanong po yan sa screening, nasasagot ko lahat eh. Eh si Tony, yung kaibigan ko, hindi masyado. Mayroon siyang mga hindi nasasagot. Pero, ang nabautispan po si Tony, ako po hindi ako nagpabautismo. Ganyan po, hindi ako nagpabautismo eh. Kasi, ang nasa isip ko, eh, basta na lang hindi ako maniniwala sa Katoliko. Basta, gano'n na lang. Eh, mahalaga pala yung dapat talaga bautismoan ka. Hindi ko po lubusang mababaw po yung pagkaunawa ko. Hindi pa malalim masyado. Kaya nung tapos na po, halos Disyembre na yun eh. Oh, Disyembre na po yun eh. Eh, napuna ako nung tatay ko sa kanong kapatid kong babae na hindi ka na niya nakikinig sa iglesia kasi sinabi rin ni Tony na